Good morning, mabagyo ngayong araw na to mga ka-Wormville Philippines. Kami ay nag-harvest dito sa aming likuran, yan, the African Nightcrawler. Yeah, Wormville Philippines, no? And ayan pa ang father ko. At ang nakikita nyo ngayon ay almost decade na mga pagkain sa Bulate. So kahit kaulanan kaulanan dyan. So ang discuss natin ngayon ay ano ba talaga yung gustong gusto ng mga Bulate, at para sila ay mabuhay, ano talaga yung gustong gusto niya. At kung makikita nyo, itong number one ay yung lugar. Kailangan mahanap mo yung lugar na akma sa kanya. And pangalawa, mga ka-Wormville Philippines, yung tamang sirkulasyon ng hangin o yung airflow na tinatawag. Kaya hinahalo natin yan. Hinahalo. Kung makikita mo yung ating materialis dito na ginamit, yan, ang mga bulating ito ay maluwag yung kanilang bahay o yung kanyang bedding. Yan. Maluwag na maluwag, mga ka-Wormville Philippines. Hindi yan pagkit, no? Hindi yan compact. Solus yan. So yan yung isang magandang indicator na gusto nila dito. Kasi breeding ground din nila tong lugar na to. Eh. The same thing, bukod dito sa lugar kung saan ay hindi naiinitan ng araw at iba pa. So yan, mga Wormville Philippines, isa pa ay yung nakita nyo yung moisture content nyan, sapat na sapat yan. Doon sa isang sa kabilang mga worm bed namin, ang mga bulati ay binahana. So compacted na yon, kaya lang ay umuulan pa rin. So pagkatapos ng pagulan, eh kailangan namin yun na i-erate. Kasi sila ay pupunta na sa ibabaw. So sa ngayon, nandun sila sa mga tagi-tagiliran. And then, kailangan yung puntahan sa gabi, mga ka-Wormville Philippines, no? Yung mga bulate na pagkatapos ng ulanan ay natuwan-tuwa na naman yung mga palaka. No? Yan, mga ka-Wormville Philippines. At check natin tong ating mga worm bed. So makikita nyo na depleted na ang pagkain ng mga bulate dito sa aming site na to. Ubus na yan. So kailangan na namin itong bigyan. Well, hindi kayo makakuha ng pagkain ngayon. So tomorrow, malamang-lamang. Wala kami stock, mga ka-Wormville Philippines. So piniprepare namin itong bed na to para sa katapusan ng September. Kaya hindi kami muna nagre-release ng malaking volume ng worms. Kasi meron po kaming isang tonelada na pinaghahandaan. You know, very loose. You know? So ito yung gustong gusto ng mga bulate. And at the same time, kailangan mo talaga ng i-erate yan. Kasi usually yung mga bumibili sa amin ng vermicast ay ginagamit nila iyon sa paggawa ng vermitea. So hindi lahat ng vermicast ay akma sa paggawa ng vermitea. Ang ginagamit lang sa vermicast ay yung vermitea ay yung matured, well aerated na
vermicast, no? Kaya every 7 days kailangan to ay hinahalo. Kaya nga yung nakita yung texture na yan. So bago ipato ang pagkain ay hinalo muna mga ka-worm bill Philippines. Yan, dahil tinatamad na ang father ko na mag-harvest ng kanyang bulate. Ayan, di na naulan? Okay na, hindi na naulan? Ang lalaki ng bulate mo doon? Ang tataba? Yan, at the same time mga Wormbill Philippines, kami din ay mag, itong aking mga banila. Yan. Magkakating sa Cotobay. Kasi kailangan namin mag-supply ngayon ng 200 cuttings doon sa isa naming buyer. So andun pa yung iba naming mga bulate sa kabila, sa kabilang bakod. Yan, meron kami higit sa 50 bed ng mga bulate. Dami na pa yan. Oo nga, marami. Kami higit ng tatlong kayo. So yan, konti lang yung natapos ng father ko kasi 15 kilos lang yung aming hinarvest ngayong umaga. Kasi may umorder. Yun namang iba ay hindi nila tinuloy dahil nabagyo. Yung mga rider going to Manila ay incapable, lalo na yung mga Grab. Yan. So today, yan ay we have 10 kilograms, 5 kilograms. Actually, may humabol pa kalating kilo ngayong araw na ito, mga Wormbill Philippines. And yesterday, ay may nag-pick up dito sa amin ng 30 sako pala na vermicast. So doon po sa iba, meron po kami available ngayon na 250 sacks pure vermicast. Pwede nyo po yung tingnan. Pwede nyo po yung inspect na para makita nyo po. As long as andito po ako sa amin. Yan. So nasa kabilang site po kasi 'yon. Meron po kaming several sites ng aming production, no. Pag hindi po authorized na pumunta sa para dahil po sa biosecurity ay amin pong kailangan po ng akin pong presensya doon po sa aming production site. Pero dito po sa amin ay open na open po kami para po sa mga gustong bumisita at gustong maglakbay aral. Yun, ibinalik na ng father ko. Yan mga Wormbill Philippines, makita nyo, putik binahato. Yan, ito yung usually na binabaha na lugar namin. And we're very lucky today na after several typhoon, no, ay hindi tumaas yung tubig dito. Kaya lucky pa rin kami. Ayan mga Wormbill Philippines, maraming maraming salamat. Ingat po kayong lahat. Mabagyong umaga. Pero yan. Ayun, okay. Tapos na yung saya? Oo. Ayan mga Wormbill Philippines. So, doon.
Hindi kanina. Doon din. Ah, hindi, doon sa kabila. Oo, kay Amben at sa kanya. Oh, dandahan. Okay, dandahan kasi matanda na ang father ko. Man, may mga several location na siya ay nadudulas. Ayan na si pare. Ayan niya. Yan, mga Warmville Philippines. Maraming salamat. God bless us all.